I think this is a time na sasabihin sa inyo na why I almost quit on YouTube. Hi guys, di ko alam kung saan ako magsimula. Kasi first of all, first time ko itong ginawa sa vlog ko. Kasi nga ayaw ko ng ganitong content. But I think, deserve nyo din yung malaman to. But how can I start this? Hindi ko alam kung saan magsimula. Ay, yung last video ko, which is yung nag-stream most likely kami ng Jetalorta. One month nun, I'm focusing with the one person. That's why I almost left on YouTube. Nati ko na pala na malayan na napabayaan ko na pala yung YouTube. Wala namang kasalanan yung tao. Ako yung mali. One month nun, nung August 1, I have an anxiety. Hindi ko na pala alam na may anxiety ako. Yung alam mo yung bigla na lang nagpa-pop up kung ano-ano. Kasi lagi na lang ako nag-overthink. Wala akong gana sa lahat. Wala akong gana kumain. Wala akong gana lumabas. Umiiyak ako paggabi. Minsan nga pumupunta ako dun sa bahay ng barkada ko. Kasi dun ako umiiyak sa kanila. Kasi pag dun kasi, ina-advise nila ako na ganito gawin mo, ganito, ganyan. So ayun, hanggang sa sinabi ko kay mama na, mama, ba't yun ito, yung heart ko, apakalakas mag-beat. So lagi ako nag-o-overthink, nagka-insomnia pa ako. Yung feel mo may sakit ka, pero wala naman talaga. So ayun, wala akong ibang ginagawa kundi dun sa bahay ng kaibigan ko, sa bahay. Minsan tinitreat ko na lang sila na, uy, gala tayo, like ganun. Kasi gusto kong mag-take time sa sarili ko kasi nasayangan ako sun sa mga araw na dapat pala ako maging happy. Sinasabihin ko sila na gumala kami, kaya every Sunday gumagala kami. Pero di ko alam kung ngayong Sunday gagala ba. But now, medyo okay-okay naman na. Pero nandito pa din, one month na to. Pero trinatry kong ma-recover talaga fully yung sarili ko. Kasi di ako ganito eh, diba? Alam niyo yung mga vlogs ko dati, ganyan ako kulit. But now, nililimit ko na lang yung galaw ko. Pati sa vlog, pati sa personal, pati off-cam. Siguro sa trauma ko to nung nagka-anxiety ako. Kasi ma-nervous ang tao. Weakness ko talaga yun. Ma-nervous talaga akong tao. Pagkatapos nun, there's a one person na nag-talk kami, tip-talk. Sinashare niya ako ng mga verse, sinashare niya ako mga ng about word of God, at mga advice din kung ano yung gagawin ko. So ayun, sabi niya, kung feel mo na pagod ka na, rest ka lang, huwag kang mag-give up. Doon ako na-inspired. Sabi niya sa akin na nothing is impossible with God talaga. So ayun, August 31, kinontinue ko yung pag-vlog ko. At saka may nakita din ako dun sa Facebook na yung sa CLC tagom na sabi dun, huwag kang mapagod mag-upload ng videos at photos dahil may isa talaga na magte-trending. So ayun, kinontinue ko na lang yung pagiging YouTube ko kasi sayang din naman yung nag-gather ko na 1K, diba? And I hope na ma-fully recover ako. Alam kong may plano si Lord sa akin. And I think tinetest ako kasi ito yung weakness ko. Basta ngayon, mag-focus na lang ako sa YouTube at sa sarili ko na sana ma-recover ako. Kasi ayaw ko na ganito na lang ako palagi. Gusto ko yung Jerlloyd na makulit, yung everyday masigla. Kasi feel ko di ako to eh. Kasi sapat na sa akin na umiga ako sa kama, ganun. Kasi dati hindi eh. And that's it guys. Bye.